Well, siyempre, mayroon ipaliwanag dahil first time namin na sa Finland. Pero yun nga, sobrang thankful ako sa naging performance namin. Pero siyempre, kung di dahil sa teamwork talaga na between players and coaches talaga, sobrang hirap ng situation namin kanina. Pero yung mga coaches ko na talagang ano, nag-push kami kung ano talaga dapat ang gawin namin sa loob ng court, kung ba yung pwede namin adjustment. Then yun, sobrang thankful talaga, narapuan namin para sa salamat. Naka-isa rin sa Philippines. Yung tiwala lang din talaga yung nakita namin kanina. Tiwala, puso, yung tipong hanggat hindi bumababa yung bola, hindi pa natatapos. Wala, kulang na kami sa tao talaga. Yun na lang yung meron kami. Kaya, ayun, credits din sa mga pinasok ni coach na nag-step up talaga. Kaya, ayan. Siguro nakatulong din yung naging experience namin nung finals kalaban sila. So medyo na nababasa na namin sila. And of course yung mga additions namin, veterans and yung centers. Grabe yung discard ni Mars kanina. Kung kaya niyang pahatak ko yung mga medals noon, pinapamukhang niya talagang ibibigay sa akin, pero ibabato niya kila Ate Rice. And credits talaga sa mga teammates namin kasi hindi talaga sumuko. And veteran namin, sobrang galing talaga. Yung semi, gusto ko lang talaga manalo. Manalo itong Gremlin na to. Kasi chance na namin kasi wala si Gold. So, dinarap talaga namin na yun talaga yung mindset namin na manalo talaga this time. Coach, pabalik lang talaga kami dun sa ginagawa namin nung unang paralo namin. Nag-enjoy kami lahat sa ginagawa namin. Na Friday's parang kami, may ginagawa sa amin na ano. At tinutuloy lang namin. Yun, siguro nag-response talaga yung mga bata doon sa chance na kailangan talaga. Hindi lang ito yung ano, kailangan mangyari sa akin kasi may league, meron pa tayong next game. Hindi naman ito ano, dapat makikwede pa rin ko sa ganoong sitwasyon. Siguro doon, nagsimula na hanggang sa nag-continue na yung ginagawa namin, nakuha namin yung momentum namin. Then, kung ano yung gusto namin mangyari sa loob ng court, nagagawa namin. Like kung ano, makareceive kami, then makuha namin yung ano, mga atake nila. Yun, siguro talagang ano, talagang nagustuhan talaga ng bawat isa na kunin ko ng panalo. After 13 games? 13 talaga? Siguro nakailang 5 sets lang kami kay Finland. And yung mga 5th set namin, dun talaga yung crunch time, diba? Kasi 15 lang. Paminsan kinukulang kami and ano na rin yun sa maturity nila kasi matagal na silang nasa taas. Kami, paangat pa lang and yun lang, dagdag din talaga nila Ate Royce yung maturity kasi yun talaga yung kinulang sa amin, di ba, bago pa lang kami yung finals last conference and yun yung wala kami, pero hopefully sana masustain namin yung maturity and yung confidence namin as a team. Sa sitwasyon na yun talaga, ano yun naman, bago naman gawin namin yun, sinabi ko talaga yung mga players
siya, di ba? Even ano yun si Isa. Kapag pasok pa lang sa team, talagang sabi ko, kailangan mong position dito sa opposite. Hindi lang kung si Dieter ka. Siguro, kumuha na talaga ako ng timing mo, ano pa yung kailangan ka gawin. Ito yung game na sabi ko, sige, kailangan din magbalasa kung saan tayo mataas. Kaya siguro talaga lumakas ang loob ko nung nakuha namin yung third chance. Sabi ko, tuloy natin. Gawin natin yung facilities yun. Kasi yun naman talaga yung national position niya. And then, akala ko magpapalitan yung magiging porsyento ni Isa. Pero mas nakatulong pa si Isa sa position ni Lemon. Dumidepensa talaga siya. Kaya sobrang naging maganda yung decision making namin. Hindi lang ako, pati yung coaches ko na kasama ko na talagang pinag-usapan namin kung ano talaga yung dapat gawin. Kasi kasama talaga sa ganitong sitwasyon na kailangan yung coaches, yung mga coaches ko makasama ko. For me, sobrang saya talaga eh kasi nga parang isipin natin Creamline imposibleng talunin pero posible pala. Basta gagana lahat, magtutulungan, ganun. Sobrang thankful din ako sa mga ates na full trust talaga sa akin na ako yung pagdedesisyon nila sa setting and sobrang thankful din pati sa coaches. Kanina wala akong ibang ginawa kundi kailangan matin ko talaga to para maka-play kami. And yun, maraming lapses pero tiyakap ko na talaga na, parang naka-mindset ako na ako na naman to. And hindi ko alam kung ano yung nasa isipan ko pero iniisip ko lang yung idol ko, si Gabby, yung sa Brazil. Kasi nanood ako sa lahat ng highlights niya talaga before going here. Kaya, tinitingnan ko siya paano siya mag-receive, paano yung ano niya, paano yung composure niya. And, parang sabi ko na lang siya, sumanib ka, please ka. Parang ganun talagang mas maganahan ako. And, pero, trabaho talaga yun kanina. Parang kung kaya kong mag-exaggerate na ibigay sa center, gagawin ko rin. Hindi masyadong stiff din yung isip ko. Naman talaga laging goal namin, every time na ganitong sitwasyon, kailangan namin trabawin talaga bawat punto sa bawat nagawa natin support. Kasi yun talaga yung naging sitwasyon eh, kung ano yung tinatrabaho namin talaga sa training yung nagpapalakas talaga. Importante lang talaga gusto namin yung ginagawa namin araw-araw. Yan, kung ano man yung adjustment pagdating sa game, mas madali na kaming nakakapag-adjust.